Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel. So dito po sa harapan meron po tayong makikita na tatlo pong relay. So magkaiba-iba po ang klase dito sa relay. So ang topic natin kung paano ba natin gagamitin po ang mga ganitong klaseng relay at saan po sila gagamitin. So dito po sa unahan po, ito po ang tinatawag na SSR, yung tinasabi nilang Solid State Relay. Ito naman pangalawa po, ang tinatawag lang Split Charge Relay. Tapos itong pangatlo natin, ito po ang tinatawag na Power Relay. So dito tayo mag-umpisa ngayon sa SSR, kung paano ba ito gagamitin. So bago po natin ito subukong gamitin, titingnan muna natin yung mga pangsyon po dito. So kung makikita mo siya dito sa baba, ito po may tinatawag na input dito sa baba na number 4, dito 3. So ang isang SSR po, may supply pong kailangan ditong ilagay. So nakarated po siya sa 3 hanggang 32 volts BDC. So ibig sabihin doon sa DC po siya ikukunik. So madalas ginagamit ito sa 12 volts o kaya 24 volts. So hanggang 32 volts po ang nakalagay. Dito naman sa taas, ang gagamitin po dito ay nakadesign po siya sa makikita naman from 24 volts to 380 BEC po. Pang-EC po yan dito sa taas. So ang function niya, nakita mo sa diagram, naka-normally open po ito. Number 1, ito number 2. Sa baba, number 3. Yan, makikita ba? Video blog. Yan, 3, tapos ito 4. So dito sa taas, ang function niya is switching lang po. Kapag nasupplyan po ito ng 12 volts, nagko-close contact po ang 1 at saka 2. Yan, makikita mo dito. Pero pag wala akong supply na 12 volts na papasok, o-open po siya dito ng linya. So ganoon lang po kasimple ang program po dito. Tapos may indicator po siyang lights na kulay red po ito kung may supply na 12 volts. So ang gagawin natin, susubukan natin ito. Kukunin muna natin itong dalawa. Ito po ang uunahin natin kung paano ba siya gagamitin. So ang sample natin, siyempre, nangangailangan po ito ng 12 volts po gagamitin natin kasi sa madalas po ito ginagamit sa off-grid power inverter. So 12 volts po ang i-connect natin dito. Sa taas, naka-EC. Ibig sabihin doon, gagamit ka dito ng 12 volts dito sa taas para sa EC. Para rin siyang switching, ika-cut off niya po. Ya dito ang connection. Tapos ang ganitong SSR, marami pong klase. Merong DC, BDC na supply dito. Meron ding BDC sa taas. At saka meron ding AC dito sa baba na supply. Meron ding AC sa taas. Pero ang design po dito na nakuha natin, para po ito madalas sa mga electronics. So makita mo dito na naka-DC siya, tapos naka-AC siya sa taas. So ang sample natin ngayon, susupply natin ito ng 12 volts. So ang 12 volts po, para mas madali, meron po akong power supply po dito ang makikita nyo. Yan. Kasi mabigat po yung battery, ginamit pa natin sa solar. So ito lang muna gagamitin natin, naka 12 volts regulated. Ito ang isusupply natin. Gamit po tayo ng wire. So ang wire natin, naka itim at saka naka red. Kasi may polarity po ang supply sa 12 volts natin dito sa regulated supply. So makikita mo dito number 3, positive. So dito mo ilalagay ang red. Kita ko muna po dito sa inyo na itong SSR na solid state relay po ay nakarated po siya sa 40 ampere. So ibig sabihin ang 40 ampere po dito yan nagbabase na may kaya siyang na ampacity na 40 ampere. So yan makikita naman po dito. Tapos ang likod po dito sa solid state relay natin is naka-aluminum po ito kaya hindi po basta kakalawangin. Tapos iinit po sa likod kapag tumataas po ang load dito. Pero hindi ganun naman siya kainit. Pero kung mataas na po ang load, mayroon pong aluminum sink na ilalagay para hindi madaling uminit po ito. So depende. Pero kung maliit lang naman ang load, hindi po basta uminit ng ganun kainit. Kung maliit lang ang load current na papasok. Pero ito, kaya po dito is 40. Saka may 100 po ito, depende po sa inyo kung gustong anong rated ang gusto nyo. Pero itong nasa atin na ginamit, nasa 40 ampere po ito, yan, makikita po ang rated. So wiring tayo, kasi nakalagay sa number 3 ang positive, dito yung kulay pula na wire. So ang gagawin lang natin, itatapping natin siya dito. So meron ring
polarity dito sa regulated, positive, negative. So kulay, so naka-off yun muna natin. Ayan, may indicator ang regulated, off muna. Tapos itatapping natin. Itatapping natin dito ang positive, kulay pula. Kapag i-switch on natin ito, mag-i-indicate po na kulay red. Kapag wala akong supply, simple na oo po ito. So subukan natin, on. So ayan po, makikita nyo ang indicator, naka-red. So ang ibig sabihin po dito, nakakonektado na po itong dalawang linya sa EC po na design. Tapos dito may supply na 12 volts. So ang 12 volts, hindi naman makakakurente ang mga 12 volts basta hindi ka lang na gagrounded pa rin. So medyo may kunting kwan po ang 12 volts. Pero ang 12 volts talaga, napakasip, hindi po ganun nakakakurente. So hahawakan ko na lang ito para makita nyo. Ayan, wala po. Wala po, hindi po basta makakakurente po ang 12 volts. Basta hindi lang po kayo naka-ground. Minsan kasi na mayroong may kunting kwan dito kasi sa kurente. So ang gagawin natin, siyempre gagamitin na natin dito. So dahil naka-design po siya sa AC, yung bulb na lang ang gagamitin natin. So i-off ko muna dito. Yan, para safety po tayo. So ang gagamitin natin na pag-testing dito sa AC natin, gagamit po tayo ng bulb. O yan, nakikita ang bulb. So paano siya itatapping ang bulb? Maglalagay po tayo ng basic diagram po dito para mas lalo pong masundan. So ilalagay muna natin ang diagram. So kung ito po ang bulb natin, so dito yung L1, ito naman ang L2. Oh, L2. Kung sabihin natin L2. So dito po sa L1 at L2, kapag ilalagay mo itong SSR natin na solid state relay, puputulin mo lang ang isang linya po dito. Kung naka line to line po ang connection mo, kahit saan mo putulin. Pero kung naka-line to neutral ka, yung line po ang putulin mo. So ito, kasi naka-line to line tayo, pwede lang natin putulin dito sa L2. So yung pinutol natin na linya na L2 dito, yan, itong naputol, dyan natin itatapping itong 1, so may number 1, at saka itong number 2. Yan, makikita naman sa diagram. So yun ang ibig sabihin na magiging switching po itong SSR natin sa BC, sa AC na voltahe. So, ang bulb natin, ikukunik natin para makita. Kung ito po ang bulb, yan, makita ko muna ang bulb. Ito yung bulb. So, ang gagawin natin, yung connection niya dito, ikukunik mo dito sa number 2. So, kahit magbaliktad naman, pwede lang. So, mas pabor itong number 2. Kung ito yung bulb mo, yan, makita naman ang diagram. Ito yung line 1, o ito yung line 2. Kahit saan magbaliktad. So, ito yung isang linya. Itatapping mo dito sa dulo, sa number 2 na lang natin itatapping. Yan. Yan. Tapos itong isang linya niya dito, ito yung line 1. So yung line 2, kailangan natin ng isang wire. So ang wire na gagamitin natin, itong plug, itong gagamitin natin. So ito yung dulo sa plug. So itong dalawang linya po to, pagpalagay natin, ito yung line 1 o saka line 2. So kahit magbaliktad po itong dalawa kung ikukunik mo dyan. So ang gagawin natin, yung isang linya po dito, ikukunik mo siya dito. Kasi ito yung line 1 o line 2. Kahit po magbaliktad po ito, kahit nakaganyan ang wire, pwedeng mabaliktad. So kukuha ka lang ng isang wire, ipadadaan mo siya dito. So makikita naman sa diagram. So para mas lalo pa yung masundan, ilalagay na lang natin ang indicator. So ipagpalagay natin na ito yung number 2. Yan. Tapos 1. So yung 1. Para mas masundan. Yan. Tapos itatapping natin. So sabi natin kahit magkabaliktad ito. So ang isang linya po, dito mo ilalagay ang isang linya. Kasi itong dulo na plug, ipa-plug natin ito sa 220. Kasi nakadesign yan sa AC. So yung isang wire dito natin itatapping. Oh. So kahit magbaliktad mga lods, itong linya dalawa. So dito natin itatapping. Tapos yung isang wire dito at isang wire niya dito, itatapping mo. Yan. Ito yung line 1. Yung line 2 na cutting. Ito yung line 2 na cutting. Line 2. Ito yung 1, ito yung 2. Oh. Yan, natapping na.
So, ibig sabihin yan, pwede na tayong mag-testing. Ito, ipa-plug natin ito sa 220. I-plug natin. So, pag-plug natin ito, kapag hindi ito na-switch on, hindi yun iilaw kasi hindi yun mag-close contact. Pero pag may supply na papasok mo doon, mag-close contact ito, simpre iilaw yung bulb. So, isaksak muna natin ito sa 220 na outlet. So, may outlet tayo dito. Yan, may outlet po tayo. So, dito natin yan isaksak. Yan. Yan, nasaksak na. So, ang bulb, hindi makita. Yan. Yan. So, dito yun, live na po yan papasok. Pero hindi umilaw ang bulb kasi nga, na-cut off. Hindi pa natin na-switch on dito. So, i-switch on natin para makita. So, pag-switch on ito, mag-indicator yung light, mag-connection yung dalawang 1 and 2, iilaw yung bulb. So, para makita yan. Para makita, yan. So, switch on natin. So, ayan po, mga lods. Tapos, ang indicator, makikita ba ang indicator dito? So, ayan, makikita, umiilaw po ang indicator. So, ang linya po dito, dumaan po ang isang linya na 110 volts dyan, ang dadaan dyan. Pero dito sa baba, naka 12 volts. So, ang sabi natin, kapag 12 volts, hindi naman ganun kataas ang voltage. So, in case na mahawakan mo, okay lang po, mga lods. Kahit pindutin mo pa dito yung dalawang linya, ayan, makikita naman. So, ito, pinakita ko lang para hindi na, baka sabihin iba, makakurente. Hindi naman ganun. Pero dito, huwag mong hawakan kasi 110 yung dumaan na pinutol natin. So, dito lang safety para in case na mahawakan mo, baka matakot mong hawakan. Pero okay lang po, mga lods, kung hawakan, ayan, wala. So, naka-indicate na po ang red. Ibig sabihin dun, naka-contact po itong normally open. Kasi nai-supply ng pumasok. Pero pag wala nang supply po itong papasok, so i-off natin itong power supply. So, yan. In-off ko na. So, matagal siyang maputol kasi may mga resistive pa sa lalong. Yan, na-cut off na. So, ang kaya niya dito sa AC is, yung sinabi natin, 40 ampere. So, napaka-importante po dito na rated. Kung ano pong load na ipapakain mo dito na mataas, ganun dapat ang gamitin mo dito. Kasi kung aabot sa 50 ampere po ang load na dadaan, tapos 40 lang ito, masusunog po ito. So, yan po. Yan lang po ang basic simple na connection, mga kaloods. Ito, ginagamit po ito sa pressure washing. Maganda po itong gamitin. Kasi hindi yung madaling masira. So, pwede rin gamitin sa piece unit. Pwede rin mong gamitin dito. Tapos ito, madalas po ginagamit sa mga power inverter. So, sa off-grid power inverter. So, ngayon po, proceed tayo dito sa... Next tayo. Dito tayo sa split charge relay kung paano ba siya gagamitin. So, dito po sa baba, may makikita ka na may nakalagay dyan 86, 85, tapos 30, 87. So, makikita naman sa diagram na ang 30 at saka yung patungo sa 87, yun po ang para sa normally cross, normally open. Ito, naka-normally open po ito. So, walang pinagkaiba doon sa SSR. Ito po ang supply dito. Ito naman ang para sa normally open. Kapag may supply po dito na 12 volts, itong dalawa po, magkukonektado po ito. So, yun ang design niya. So, kailangan supplyan mo muna ito ng 12 volts para mag-close contact po dito sa taas. Tapos, di ka mawala kasi may mga numbering nakalagay. So, dito lang makikita. So, makikita mo, may naka nut po o bolt lang nilalagay dito. Kasi ang design dito, naka 100 ampere po ang design. So, kung mataas po ang DC na gagamitin na naka-current, ito ang dapat mong gamitin. So, madalas po ito ginagamit sa mga off-grid na power inverter. Pero marami po itong magamit sa mga electronics na design. So, yun po. Ang next natin, so makikita, may lalagyan ang butas ito para sa screw. Tapos, may supply dito sa dalawa. So, susubukan na natin. Gagamit tayo ng 12 volts na power supply ito. Tapos, siyempre, may lag terminal po ang klase sa paglalagay ito. May lag. So, dito makikita mo, wala po siyang polariting nakalagay. So, ibig sabihin doon, kahit po magkabaliktad ang pagtatapping natin doon sa supply sa power supply na 12 volts. So, kahit magbaliktad. So, ilalagay natin itong pa natin, terminal lag. Ayan. So, yan. Ilalagay na natin. So, ang gagawin natin, ilalagay natin sa supply. Kita ba? Ayan. Ilalagay natin sa supply. So, wala namang polarity ito. So, kahit mabaliktad po, mga lods. So, ilalagay natin. So, yan. Natapping na natin, mga lods.
So ito, kaya, yung pinakaiba lang dito, wala akong indicator na makikita na light. Pero kung papakinggan mo ito, makikita mo may pipitik po sa loob. Tapos switch on natin. O yan, kung makikita, kung nadidinig nyo yun, may pumipitik po. So pag pumitik yun, ibig sabihin, nakakonektado po itong dalawa. So, siyempre, ang gagawin natin, susubukan natin itong gagamitin. So, i-off muna natin para safety tayo. Yan. Lalagyan natin ang bulb kung ano, paano magpangsyon. Pero nakadesign po sa DC volts. So, tira, ito yung bulb na pang 12 volts. So, nakadesign sa 12 volts. Makikita naman, 5 watts lang po ito. DC, 12 volts. Ayan, makikita. So, sample muna natin, isaksak muna natin dito. Para makita natin ang ilaw yan. So, 5 watts lang po yan, pero malakas po ito, umilaw. So, gagawin natin, ilalagay ko siya dito, saka dito. Yan, makita nyo, umilaw. Yun po, ang supply, 12 volts. So, ipapadaan po natin siya dito sa split charge relay. Pagkukunik po niya dito. So, wala akong pinagkaiba doon sa drawing na inilagay natin. So, ibalik muna natin yung drawing natin. Kung ito po ang bulb natin, yan. So, ito yung polarity na positive. Tapos dito naman ang negative. Tapos naka 12 volts. So ang gagawin mo, makikita mo naman dito sa diagram sa split charge relay natin na number 30 at saka number 87. So ang marking po, nakalagay po yan dito. 87, yan, makikita ba? 87. Tapos 30. So dito yan, nakatap. Kapag nagsusupply po ito, i-close contact niya po ito. So ang mangyari, ito po ang puputulin natin. Ito. O yan. Diyan tayo puputol. So diyan natin i-connect yung number, yung nakalagay diyan na number 30 at saka yung 87. O yan. So kahit po magkabaliktad po ang tapping mo dito sa dalawa, so pwede lang po magkabaliktad. Kasi nakasiris lang naman yan sa isang linya. So gagawin natin, itatapping po natin ito. So, kita naman. Itong itim, negative. Itong red, positive. Itatapping natin siya dito sa supply. So, i-off muna natin. Yan, naka-off. Itapping muna natin kasi kailangan niya ng 12 volts. Natapping na natin dito. So, ito po ang mangyayari ngayon. Kapag i-switch on ko ito, siyempre, iilaw yung bulb kasi hindi naman dumaan muna dito sa split charge relay ang linya sa bulb natin. So, switch on muna natin para makita natin na nakapasok ang 12 volts. So, switch on. So, yan po, umilaw yung bulb. So, ibig sabihin doon, nakapasok ang 12 volts o off natin. Balik po tayo sa diagram natin. So, makikita naman sa diagram, sa positive natin puputulin. Tapos, 30 at saka 87 nakatap. So, diyon, may marking na 30, 87. So, may marking po makita, 87 at saka 30. So, ang gagawin lang natin, napakasimple po, mga lods. Puputulin mo ang positive na linya. Yan, putulin naman yan, makikita, positive. Puputulin natin. So, dito na lang tayo, puputul, para mas madali na lang. Yan, puputulin natin. So, dito. Naputol na. Yan, makikita. Oh. Naputol ang positive. So, madali na lang po, mga lods. Dito mo yan ipadaan. Kasi naka-normally open ang 30 at 87 na marking dyan. So, dito na rin itatapping. Itong dalawang linya po dito, itong positive, kahit po magkabaliktad po sa paglalagay dito, okay lang. So, yan po, natapping na natin, mga lods. So, ang gagawin natin, kasi naka-join po ito sa tapping, tatanggalin natin yung isang wire. Kasi pag i-switch on natin, sasabay ito. So, hindi natin makita yung kaibahan. Ah, dito na lang, mga lods. Tatanggalin natin yung isang contact dito para makita nyo. So, pag i-switch on natin ito, siyempre, may supply ito, ilaw yung bulb kaagad. So, hindi natin makita yung kaibahan. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko na lang itong isa na kuha natin lag para makita. So, tatanggalin ko na lang dito. Ayan. So, ayan, natanggal na, makita. Ayan. So, next natin, switch on na natin ito. So, hindi yan iilaw kasi tinanggal natin yung isang supply dito sa split charge relay natin. So, switch on natin to. So, ayan po. Hindi po siya umilaw kasi wala akong supply na pumasok dito. Kaya hindi to niya nakukontak. So, ngayon ang gagawin natin, isusupply natin to. So, isasaksak natin ito. So, pag saksak natin, masupply. So, magkukonektado po ito.
So, para makita niyo po. So, yan, pakita natin. So, saksak ko. Yan, ayan, umilaw. O, tatanggalin natin pag walang supply. Ayan po ito. So, makikita naman sa diagram. Pag may supply, magkocontact po ang 30 at saka 87. Pag walang supply, mapuputol. So, ibalik ko ito. Yan, o. Tapos, pag walang supply, putol. So, yun po ang purpose sa split charge relay. Next tayo sa power relay. Madalas po ito ginagamit sa motor control, sa mga electronics. Saka ginagamit rin ito sa mga pressure washing. Pero ang rated po dito nakita na nabili ko is nasa 10 ampere po. Kukunin ko na lang ang diagram kasi naka-8 po ang terminal dito. Tapos pwede mong tanggalin. Yan, tapos makikita mo dito sa harapan. 8 ang pin po, 8 pin po siya. So yung terminal, pag isa, ito yung socket, pag isaksak mo. Yan. So, ang design po dito sa mga terminal, para mas badali na lang po, meron tayong ipapakita na diagram. So madalas po natin sinasabi ito palagi, pero ito review na lang natin sa mga kalus natin. So tatanggalin ko para makita yung maigi. Sa mga hindi pa naka-review po dito sa power relay natin, na ang power relay ay may numbering pong makikita dito sa mga terminal. Pero napakaliit mga loads kung makikita. So medyo ilapit ko kung makikita nyo ba dyan. Napakaliit po mga loads. Makikita pa. So hindi ko alam kung makikita. Basta may numbering po ito. So para mas madali nyo masundan, dito sa baba po na dalawang terminal dito, yan dalawang terminal, yan po ang number 8 at saka number 7. Ang supply po dyan is naka 12 volts po ang supply. Sa design dito na power relay. Ang power relay ay mayroon pong supply na 12 volts, 24 volts, 110 volts, 220 volts. Depende po sa design. Ito, 12 volts po ang klase na design dito. So, dito sa taas naman makikita, ito naman ang naka 6 at saka ito yung 5. Yung makikita, number 6, 5. Tapos yung dito sa dul, taas naman, ito number 4 at saka number 3. So, makikita sa diagram, 4, 3. So, ang dulo is 2, 1. Tapos po, mas madali niyong makita ang designation. Kapag 3 and 5, yan 3, 5, nakakonektado, naka-normally open ang tapping. 1 at saka 5 naman, normally closed. Ganun din sa kabila. Ang 6 at saka 4, normally open. Tapos yung 6 at saka 2, normally closed. Nagbabago ang connection kapag mayroong supply. Kapag nasupplyan po ito ng 12 volts, ang normally closed magiging normally open. Tapos ang normally open magiging normally closed. Yun lang po ang kaibahan sa design po dito sa power relay natin. Tapos ang power relay, kapag hindi mo ito sinaksak, normally open po yan lahat kapag wala po ito. Pag isaksak mo ito, yan po ang mangyayari dyan, mag-normally closed. So para makita na lang yung basic natin, isaksak natin. Yan. So, for sample na lang, itong 5 at saka yung 1, normally closed. Tamang-tama, may tester naman tayo. So, gamit tayo ng multi-tester. So, ito yung multi-tester natin. Yan. So, ang gagawin natin, 5 at saka 1. So, babaser po ito kasi naka-normally closed ang tapping sa 5 at saka 1. Tester muna, tester. Oh, yan, nag-baser. So, yan, continuity yan na nag-zero. So dito natin i-connect itong number 5 at saka yung 1. 5 tapos 1. Oh, yan naka-normally close po mga loads. Tapos ito naman sa taas 3 5 normally open, wala. So yan lang, ganun rin sa kabila. So testing na tayo kung paano siya gagamitin. Balik tayo dito sa 12 volt muna. Ito yung 12 volts natin. So kailangan natin itong supplyan ng 12 volts. Pero ang design po dito sa taas, naka-design po siya sa 220 volts. So, pwede mong ipadaan dito yung 220 volts. So, may nakalimutan akong sabihin dito na kapag naka-supply po itong kuha natin, power relay, sabay po itong sa kabila dito at dito sa kabila, sabay po itong mag-normally close. Kapag meron to itong supply, itong 5 at saka 3 magiging normally close. Sabay po dito sa kabila yung 6 at saka 4. So ang design po dito para po sa 220 na design. So ngayon po ang gagawin natin, susupplyan natin ng 8 at saka 7, susupply tayo ng 12 volts. So ang paglalagay sa wire, kasi nga wala pong nakalagay na
polarity dito, mayroon dapat mong malaman itong paraan. So kailangan unahin ko muna ang dito sa supply. I-switch on natin ito. Kasi ito, hindi mo malalaman kung nasaan yung polarity dito. Wala ko kasi nakalagay na polarity. Ang purpose po natin na gusto nating ipakita dito, para makakita mo ang indicator na iilaw. Kasi kahit magkabaliktad po kasi ang paglalagay dito, magpapangsyon pa rin ang contact relay. Oo, yung power relay. Pero mas mabuti ang power relay na mag-i-indicate itong bulb na iilaw, na may supply. Kasi pag nabaliktad po ito, hindi po siya iilaw. So mas maganda kung iilaw talaga ito. So, i-switch on ko ito. Yan, naka-switch on. So ito, susubukan natin sa dalawang linya. Yung positive, negative, dyan nakalagay. Assuming ko lang yan, mga Lods. Kung papangsyon talaga ng mabuti. So kung dito natin ilagay ang positive, tapos dito yung negative, yan, makikita. So, sample lang. Ah, ito, dito yung positive, ito yung negative. So makikita mo, umila po. So yan, tama. Tapos tatanggalin natin. O yan. Tapos madidinig nyo po, may pumipitik po. Yan. Yan, may pumipitik. Yan. Tapos umilaw, tatanggalin natin. Yan. Kapag nabaliktad po ito, hindi po siya ilaw. So baliktarin natin. Ito ng negative. Ito yung positive. Pero magpapangsyon po siya. Yan, tingnan natin. Yan. Pumipitik po siya. Pero hindi po nag-indicate yung bulb. Sa lead bulb, walang ilaw. Tapos release natin. O yan. Isa pa. Yan, pumipitik. Pero hindi po siya nag-indicate. Kaya dapat malaman mo ang polarity. So ang polarity na tama, dito mo ilagay kasi umiilaw po yung indicator. Yan, makikita. Yan, umiilaw. So tanggalin natin. O yan. So dito na ilagay. So switch off muna natin para safety tayo mag-tapping. So ilalagay muna natin. So yan po mga Lods. So nalagay na natin ang supply na para sa 12 volts. So kung susubukan mo ito sa tester, pwede rin kasi nakaseparate po ang terminal dito sa supply. So susubukan natin, gagamit tayo ng tester. Tester tayo, gamit tayo ng tester. So yan. So ang nakalagay po dito, balik tayo sa diagram natin, 1 at saka 5, naka-normally close. So 5, ito 5, 5 at saka 1. So babaser po ang tester kasi nga naka-normally close. Yan, madikinig. O yan, bumabasir. So ngayon, susupplyan natin. So ayan po, makikita, umiilaw ng indicator. So yung 1 at saka 5 natin ngayon, hindi na ito magkuklose. Normally, open na po ito kasi may supply. O yan, wala nang basir na mapakinggan nyo ngayon. Pero itong 3 at saka 5, babasir po yan kasi meron ng supply ito. Magno-normally close na po ang 3 at saka 5. So 3, 5 tayo. 3, 5. Ito 3. Yan, 3. Dito sa unahan. Tapos 5. Yan, makikinig mga loads. Yan, nagbabuzzer. So para mas makita pong reality dito, lalagyan natin ng bulb. So, ang design po dito sa power relay natin, dalawang linya po ang puputulin sa power relay. Yun lang po ang kibahan. Hindi katulad doon sa SSR natin at saka sa split charge relay. Isang linya lang po ang pinuputol doon. Pero itong sa power relay, dalawang linya po ang napuputol dito sa power relay. Ito, makikita mo, dalawa dito. Yung diagram natin, kung makikita mo, nakakonektado sa 6-5 ang dalawang linya, line 1, line 2. Tapos dito yung sa dulo, sa labas. Kapag walang supply, dalawang linya po ang putol. So yun ang pinakasip dito sa power relay. Ito po, gagamit tayo ng bulb. Ang bulb, ilalagay natin dito sa dulo. Tapos dito naman, ibig sabihin doon, dito yung load side, dito yung line side. So dito yung line 1, line 2, ipapasok natin. Ito naman yung load, so dito natin ilagay ang bulb. Ayan, natapin na natin mga loads. So makikita nyo sa taas, yan, nakakonektado, line 1, line 2. So dito natin ilalagay yung plug. So yung plug natin, so ito yung plug. So napakasimple lang po, dito mo ilalagay ang plug natin. Yan, plug po. So line 1, line 2. So kahit po magkabaliktad, kasi line 2 line naman gamit natin. So ayan po mga loads, natapping na natin. So gagawin natin, simple lang. Ito, isasaksak natin. Tapos ang design na natapping natin, nasa taas po ito natapping, hindi yun sa baba. So ibig sabihin yun, sa 4 at saka 3 ang tapping natin.
at saka sa 6 and 5. So naka normally open po ito ngayon. So ibig sabihin, kapag nasupplyan po ito, magkukontak po ito. Pero pag walang supply, hindi po iilaw ang bulb. So yun lang, pinakabisik. Maganda ito, dalawang linya po ang pinuputol niya. So makikita naman. So ang gagawin natin, isasaksak natin ito sa outlet natin na 220 volts. So isaksak natin. So ayan po, makita, hindi po umilaw ang bulb kasi wala pang supply sa 12 volts. Kapag nasupplyan po ito ng 12 volts, ikokonektado niya itong dalawa at saka dulo dito, doon sa linya. So switch on natin. So ayan po mga loads, ayan umilaw. Kasi mayroon ng supply na pumasok po dito sa power relay natin. Tapos pag naka-off po ito, so ayan, naka-off na, wala na. Pero pag ilagay mo ito dito sa baba, naka-normally close po ito. So para makita na lang, doon na naman natin ilagay sa 2 at saka 1, naka-normally close. Ayan, natapping na natin. So ang design ngayon dito, naka-normally close tayo kasi binaba natin yung wire sa 2-1. So, normally close. So, ang mangyari po ito ngayon mga loads, kapag isaksak po natin itong plug natin, iilaw po ang bulb. Iilaw po ang bulb kasi naka-normally close po ang tapping. So, isaksak natin. Yan, umilaw kasi naka-normally close. Pero ang wala pang supply na ipinapasok natin sa power relay. Wala akong supply na pinasok natin na 12 volts. So ang mangyari, kapag i-switch on natin ito, so yung sabi natin na ang normally close magiging normally open kapag may supply na papasok sa power relay. So i-switch on natin para makita natin yung function kung tama ba. So ayan po, makikita nyo mga loads. Pag may supply, yung normally close, magiging normally open. Tapos yung normally open, magiging normally close. So tapos na tayo dito sa normally kanina, pinakita natin. So ayan po, may supply. So napuputol po ang linya. Dalawang linya po, pinutol niya dyan. Kasi may supply na. Ngayon, isa pa. I-off natin ang power supply natin. Oh yan, umilaw po siya. So balik siya sa normally close na naman. Ito, kung makilala niyo po ito, kung ano po itong ipapakita ko sa inyo. So yan. So ito po ay isang power inverter po ito. So ito po ginagamit sa solar power na upgrade. So itong tatlo po dito, ipapakita natin kung paano siya gagamitin sa power inverter. So ang power inverter ay meron ditong 12 volts at meron ditong 220 volts. Ito yung output. Ito naman ang input sa power inverter. So sa parto mga loads, gagamitin natin ang tatlo kung paano siya magpapangsyon na gagamitin sa power inverter. So yan po mga ka-loads, stay tuned po sa parto natin mga loads. Saka pakicomment po doon sa baba kung may hindi po kayo naintindihan po sa tatlong power relay na ginagamit natin. Saka maraming salamat po sa panonood po dito sa channel natin.